Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 11. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko at humunguya ng pagkaing mula sa sikmura. Kaya ang kamelyo, kahit na humunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkaing mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko. Hindi ito malinis, kaya di dapat kainin. Ang konehong gubat ay ngumunguya rin ng pagkaing galing sa sikmura, ngunit hindi rin biyak ang kuko nito. Hindi ito malinis. Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne, nihihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito. Marurumi ito para sa inyo. Sa mga nilikhang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay ang mga isdang may palikpik at kaliskis. Ngunit ang isdang walang palikpik at kaliskis, malaki man o maliit, sa dagat o ilog ay marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain nito at iwasan ninyo ang mga patay nito. Lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Tungkol naman sa mga ibon, ang mga ito ang huwag ninyong kakainin sapagkat marurumi. Ang agila, ang buwetre at ang agilang dagat, ang lawin at ang limbas at mga kauri nito. Lahat ng uri ng uwak, ang ostrich, panggabing lawin, lawing dagat at mga kauri nito. Lahat ng uri ng kuwago, ibong maninisid ng isda, ang kuwagong parang may sungay at ang pelikano, ang lahat ng uri ng tagak, ang tariktik, paniki at kabab. Lahat ng kulisap na may pakpak at may apat na paa ay marurumi para sa inyo, maliban sa mga kulisap na lumulundag, tulad ng lahat ng balang na mahahaba ang ulo, balang na kulay berde at bawat balang sa ilang. Ang lahat ng naglipa ng lumilipad na may apat na paa ay ituturing ninyong marurumi. Ang sino mang humawak sa bangkay ng mga hayop na ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang dumampot sa mga ito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Bawat hayop na biyak ang kuko ngunit hindi ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura ay marumi nga at ituturing na marumi rin ang bawat humawak rito. Ituturing ninyong marumi ang mga hayop na may apat na paa, ngunit ang kukoy hindi sumasayad sa lupa kapag lumalakad. Ang sino mang humawak sa bangkay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sino mang humawak nito at siya ay ituturing ninyong marumi hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga hayop na naglipa na sa lupa, ituturing ninyong marumi ang mga sumusunod, ang bubuwit, ang daga at lahat ng uri ng bayawak, ang tuko, ang buwaya, ang butiki, ang bubuli at ang hunyango. Marurumi ang lahat ng ito at sino mang humawak sa alinmang patay nito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang alinman sa mga ito ang mamatay at lumagpak sa damit, kagamitang kahoy, balat o anumang kagamitang pang-araw-araw, ituturing na marumi ang nilagpakan nito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangang ibabad sa tubig ang nasabing kagamitan. Kung sa palayok ito mahulog, ituring ding marumi ang laman nito at dapat nang basagin ang palayok. Anumang pagkaing may sabaw o inuming tubig na malagay dito ay ituturing na marumi. Marumi nga ang anumang lagpakan ng ganitong uri ng patay na hayop. Kung mahulog, sakalan o palayok, dapat sirain ito. Ituturing ng marumi iyon. Ngunit ang batis o ipunan ng tubig na malagpakan ito ay mananatiling malinis. Gayunman, ang humawak sa patay na hayop ay ituturing na marumi.
Kung ang patay na hayop ay lumagpak sa binhing pananim, ito'y mananatiling malinis. Ngunit kung ang binhi ay babad na sa tubig, magiging marumi na ito. Kung mamatay ang anumang hayop na maaring kainin, ang sinumang humawak rito ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Dapat labhan ang kasuotan ng sinumang kumain o bumuhat nito, at siya ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. Lahat ng maliliit na hayop na gumagapang sa lupa ay huwag ninyong kakainin sapagkat ito'y marurumi. Maging ito'y gumagapang sa lupa o naglalakad na may apat na paa o higit pa. Huwag ninyong dudumhan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa maruruming hayop na ito. Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop, sa mga ibon at sa mga nilikha sa tubig para malaman ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. Kabanata 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sabihin mo sa bayang Israel, kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, 7 araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya ay may regla. Pagdating ng 8th araw, dapat nang tuliin ang sanggol. 33 araw pa ang hihintayin ng ina bago siya ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuwaryo hanggang hindi natatapos ang takdang panahon. Kung babae naman ang kanyang anak, 14 araw siyang ituturing na marumi, gaya rin ng siya'y may regla. 66 na araw pa siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya'y maghahandog kay Yahweh, maging lalaki o babae man ang kanyang anak. Magdadala siya sa pari sa may pintuan ng tuldang tipanan ng isang tupang, 1 taong gulang bilang handog na susunugin at 1 kalapati o bato-bato bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ihahandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae tuturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Kung hindi niya kayang maghandog ng tupa, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati. Ang isa'y handog na susunugin at ang isa na may handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Matapos ihandog ng pari ang mga ito, ituturing ng malinis ang ina. Kabanata 13. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat nino man ay mamaga, magnana o kaya'y magkaroon ng parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pari. Susuriin ito ng pari, at kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nito'y tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkagayon, ipahahayag niya itong marumi. Ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, ihihiwalay siya ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siyang muli sa 7th araw at kung sa tingin ng pari ay hindi lumala ang sakit sa balat, 7 araw pa niya itong ihihiwalay. Pagkaraan ng 7 araw, susuriin niyang muli ang may sakit. Kung nagbalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang sakit sa balat ay hindi kumalat sa ibang bahagi ng kanyang katawan, ipahahayag siyang malinis dahil isa lamang itong pamamaga. Lalaban niya ang kanyang damit at siya ay magiging malinis na. Ngunit kung mamaga uli ang kanyang balat at kumalat ang sakit sa ibang bahagi ng katawan, muli siyang haharap sa pari.
Sisiya sa atin siyang muli at kung ang pamamaga ay kumakalat nga, ipahahayag ng pari na ang may sakit ay marumi. May sakit sa balat na parang ketong ang taong iyon. Ang sino mang magkaroon ng sakit na ito ay dapat dalhin sa pari para masuri. Sisiya sa atin ito at kung ang namamagang balat ay mamuti at magnaknak at ang balahibo nito ay mamuti rin. Hindi na siya hihiwalay pa sapagkat tiyak ngang siya ay marumi. Kung kumalat ito sa buong katawan, sisiya sa atin siya ng pari. At kung maging maputing lahat ang balat niya, ipapahayag siyang malinis. Subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat-sugat, ituturing siyang marumi. Sisiya sa atin siya ng pari at kung gayon nga ang makita rito, ipahahayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. At siya ay may tuturing na marumi. Kung sakaling gumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari na ang kanyang sugat ay pumuti, ipahahayag siyang magaling na, malinis na siya ayon sa ritual. Kung magkapigsa ang alinmang bahagi ng kanyang katawan at gumaling, ngunit ito'y mamaga uli at mamuti o mamula, dapat humarap sa pari ang taong iyon. Kung makita niyang tagos sa laman ang sugat at ang balahibo nito ay mamuti, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Ang pinagmula nito ay sa pigsa. Ngunit kung hindi naman tagos sa laman at hindi namuti ang balahibo, ang may sakit ay ibubukod ng 7 araw. Kung lumaganap ito sa ibang bahagi ng katawan, ipahahayag siyang marumi sapagkat siya ay may nakakahawang sakit sa balat. Kung hindi naman kumalat sa ibang bahagi ng katawan, ito'y marka lamang ng pigsa at ipahahayag ng pari na malinis ang taong iyon. Kung mapaso ang isang parte ng katawan at ang parting hindi napaso ay namula o namuti, susuriin ito ng pari. Kung pumuti ang balahibo nito at tumagos sa laman ang sugat, ito'y sakit sa balat na parang ketong. Ipahahayag na marumi ang taong iyon. Kung makita ng pari na ang balahibo ng napasong parte ng katawan ay hindi namuti at hindi tagos sa laman ang sugat, ihihiwalay niya ang taong iyon ng 7 araw. Pagkatapos ito'y susuriin ng pari at kung ang sakit ay kumakalat sa katawan, ipahahayag na marumi ang taong iyon. Siya ay may sakit sa balat na parang ketong. Ngunit kung hindi kumakalat o humahawa sa ibang panig ng katawan at maputla ang kulay, pamamaga lamang ito ng napaso. Ipahahayag siya ng pari bilang malinis sapagkat ito'y paltos lamang. Kung ang isang lalaki o babae ay magkasugat sa ulo o sa baba, susuriin siya ng pari. Kung nangangati at tagos sa laman ang sugat at ang buhok ay numinipis at naninilaw-nilaw, ipahahayag siyang marumi. Siya ay may sakit sa balat na parang ketong. Ngunit kung ang nangangating sugat ay hindi naman umabot sa laman at hindi nanilaw ang buhok, ihihiwalay siya sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, susuriin siya ng pari. Kung hindi ito kumakalat at di tago sa laman o hindi naninilaw ang buhok, mag-aahit ang may sakit maliban sa palibot ng sugat. Ngunit 7 araw pa siyang ihihiwalay. Sa 7th araw, susuriin siyang muli ng pari. Kung ang sugat ay hindi kumakalat sa ibang panig ng katawan, ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Maglalabas siya ng kanyang damit at siya ay magiging malinis. Ngunit pagkatapos niyang makapaglinis at magkaroon muli ng sugat sa ibang panig ng katawan, susuriin siya ng pari. Kung kumakalat ang sugat, ang taong iyon ay ituturing na marumi kahit hindi naninilaw ang buhok sa may sugat.
Kung sa tingin ng pari ay hindi kumakalat ang sugat at tinutubuan na ito ng itim na buhok, magaling na ang taong iyon at ituturing ng malinis. Kung ang sino mang babae o lalaki ay magkaroon ng mga batik na puti sa kanyang balat, susuriin siya ng pari. Kung hindi masyadong maputi ang batik, an-an lamang iyon siya ituturing na malinis. Kung nalalagas ang buhok na isang tao, hindi siya ituturing na marumi kahit siya ay kalbo. Kung malugas ang buhok sa gawing noo, siya ay kalbo rin, ngunit ituturing na malinis. Ngunit kung may lumitaw na mamula-mulang sugat sa kalbo niyang ulo o noo, ito'y maaring sakit sa balat na parang ketong. Susuriin siya ng pari. Kung ang sugat na iyon ay tulad ng sakit sa balat na parang ketong na tumubo sa ibang bahagi ng katawan, ipahahayag ng pari na siya'y marumi dahil sa sakit sa balat na parang ketong na nasa kanyang ulo. Ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya ay may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo, maninirahang mag-isa. Kung magkaroon ng amag ang damit na lana o lino, o ang sinulid na lana o lino na di pa nahahabi o ano mangyari sa balat, at kung berde o mamula-mula ang amag, ito'y dapat ipakita sa pari. Susuriin niya ito at 7 araw na ipatatago ang damit na nagbabatik. Sa 7th araw, muli niyang titingnan ito at kung ang amag ay humawa sa ibang bahagi ng damit, maging ito'y kagamitang yari sa tela o balat, ituturing itong marumi. Susunugin na niya ang mga ito sapagkat ito'y nakakahawa. Subalit kung hindi naman humahawa sa ibang parte ang mansa nito, maging ito'y sa damit, sa kagamitang yari sa balat o sinulid, iuutos niyang labhan iyon, ngunit ipapatago pa niya ng 7 araw. Pagkatapos muli itong sisiyasati ng pari, kung hindi pa rin nagbabago ang kulay nito, kahit hindi humahawa, ituturing na itong marumi at dapat sunugin, kahit ang amag ay nasa loob o nasa labas na bahagi ng kagamitan. Ngunit kung mapuna niyang kumupas ang mantsa, ang bahaging ito'y gugupitin niya sa damit o kagamitang yari sa tela o balat. At kung may lumitaw pang ibang mantsa, ang damit ay dapat na sunugin. Ngunit kung malabhan ang damit, kagamitang yari sa balat o sinulid, at maalis ang mantsa, ito'y lalabhang muli at ituturing ng malinis. Ito ang tuntunin tungkol sa mga amag ng anumang kasuotang damit o balat upang malaman kung marumi o malinis ang mga iyon. Kabanata 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito naman ang tuntunin sa paglilinis ng taong may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya'y lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ibong buhay at malinis, kaperasong kahoy na seda, pulang lana at hesopo. Ipapapatay sa kanya ng pari ang 1 ibon sa tapat ng 1 bangang may tubig na galing sa bukal. Itutubog niya sa dugo nito ang ibong buhay, ang kahoy na seda, ang pulang lana at ang hesopo. Ang dugo ay iwiwisik ng 7 beses sa taong may sakit sa balat at ipahahayag siya ng pari bilang malinis. Pagkatapos, paliliparin niya sa kabukiran ang ibong buhay. Lalabhan ng nagkasakit ang kanyang damit, siya ay magpapakalbo at maliligo. Sa gayon, ituturing na siyang malinis, pahihintulutan na siyang makapasok sa kampo, ngunit mananatili pang 7 araw sa labas ng kanyang tolda. At sa 7th araw,
aahitin niyang muli ang lahat ng buhok niya sa ulo, ang kanyang balbas at kilay at lahat ng balahibo sa katawan. Lalaban niya ang kanyang damit at siya'y maliligo. Sa gayon, magiging malinis siya. Sa ikawalong araw, magdadala siya ng tatlong tupa na isang taong gulang at walang kapintasan. Dalawa nito'y lalaki. Magdadala rin siya ng isa't kalahating salop ng mainam na harina na may halong langis at isa hanggang ikatlong letrong langis bilang handog na pagkaing butil. Dala ang kanyang handog. Isasama siya ng pari sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang isang lalaking tupa at ang isa't ikatlong letrong langis bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Papatayin ang tupa doon sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin sa loob ng lugar na banal. Ang handog na pambayad sa kasalanan tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay para sa pari at napakabanal. Kukuha ang pari ng dugo ng handog na pambayad sa kasalanan at papahira niya ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong lililinis. Pagkatapos, kukunin ng pari ang langis at magbubuhos ng kaunti sa kanyang kaliwang palad. Isasawsaw niya rito ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niyang wiwisikan ang harap ng altar. Kukuha pa siya ng kaunting langis sa kanyang palad at kaunting dugo mula sa handog na pambayad sa kasalanan at ipapahid niya ito sa lambi ng tainga at sa hinlalaki ng kamay at paa ng taong nililinis. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong nililinis bilang handog kay Yahweh para sa kapatawaran ng kasalanan. Iaalay ng pari ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sa pamamagitan nito'y tutubusin ang taong nililinis. Pagkatapos, papatayin niya ang handog na susunugin at ihahandog niya ito sa altar kasama ng handog na pagkaing butil. Sa gayon, matutubos ang taong iyon at magiging malinis. Kung dukha ang taong maghahandog, mag-aalay siya ng isang tupang lalaki bilang natatanging handog na pambayad sa kasalanan. Kalahating salop ng harinang may halong langis bilang handog na pagkaing butil at isa at ikatlong letrong langis. Mag-aalay rin siya ng 2 bato-bato o kalapati ayon sa kanyang kaya. Ang isa'y handog para sa kasalanan at handog na susunugin naman ang isa. Pagdating ng 8th araw, dadalhin niya ang kanyang mga handog sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Kukunin at itataas ng pari sa harapan ni Yahweh ang tupang lalaki at ang isa at 3 letrong langis bilang handog na pambayad sa kasalanan. Ang tupa, papatayin ng pari, kukuha siya ng dugo nito at ipapahis sa lambi ng kanang tainga at hinlalaki ng kanang kamay at paa ng maghahandog. Magbubuhos ang pari ng kaunting langis sa kaliwang palad niya, isasawsaw ang isang daliri sa kanyang kanang kamay at 7 beses niya wiwisikan ang harap ng altar. Papahiran din niya ng kaunting langis ang lambi ng kanang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa ng taong gumaling sa sakit. Doon sa mismong bahaging pinahiran ng dugong galing sa handog na pambayad sa kasalanan. Ang natirang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon bilang pantubos sa kanya sa harapan ni Yahweh. Iahandog din niya ang 2 bato-bato o kalapati na kanyang nakayanan. Ang isa nito'y para sa kasalanan at ang isa naman ay para sa handog na susunugin kasama ang handog na pagkaing butil. Ito ang gagawin ng pari upang linisin ang nagkasakit. Ganito ang tuntunin na dapat sundin para sa taong may sakit sa balat na parang ketong.
at hindi kayang maghandog ng ukol dito. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, pagdating ninyo sa Kanaan, sa lupaing ibibigay ko sa inyo at magkaroon ng amag na kumakalat ang bahay na tinitirhan ninyo, kailangang ipagbigay alam agad ito sa pari. Ipaalis ng pari ang lahat ng kasangkapan doon bago siya magsiyasat. Kung hindi, ituturing ding marumi ang mga bagay na naroon. Pagkatapos papasok na siya upang magsiyasat. Kung makita niyang may mga palatandaang bahid sa mga dingding, maging ang kulay ay berde o pula, lalabas agad siya at 7 araw niyang ipasasara ang bahay na iyon. Babalik siya sa 7th araw at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga patong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipababakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papatlitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Kung ang amag ay lumitaw na muli sa bahay matapos gawin ang lahat ng ito, magsisiyasat muli ang pari. Kung ang amag ay kumalat, ipahahayag na niyang marumi ang bahay na iyon. Ipapasira na niya ito ng lubusan at ipatatambak sa labas ng bayan sa tapunan ng basura. Ang sino mang pumasok sa tahanang iyon habang nakasaray, ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang kumain o matulog doon ay dapat magbihis at maglaba ng damit na kanyang sinuot. Kung makita ng pari na hindi naman kumalat ang amag pagkatapos palitadahang muli ang bahay, ipahahayag niyang ito'y malinis na. Upang lubos itong luminis, kukuha ang pari ng 2 ibon, kapirasong kahoy na seda, pulang lana at hesopo. Papatayin niya ang isa sa mga ibon at ang dugo nito'y patutuluin sa 1 bangang may tubig na galing sa bukal. Ang kapirasong seda, ang pulang lana, ang hesopo at ang buhay na ibon ay itutubog niya sa banga. Pagkatapos, wiwisikan niya ng 7 beses ang bahay. Sa gayon, magiging malinis na ito. Pakakawala naman niya sa kaparangan ang buhay na ibon. Sa gayon, matutubos ang bahay at muling ituturing na malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na parang ketong at pangangati, sa amag, sa damit o sa bahay, at sa namamaga o anumang tumutubong sugat. Ito ang mga tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. Kabanata 15. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sino mang lalaking may tulo ay ituturing na marumi, at ito ang susundin niyang tuntunin, malalaman o hindi ang kanyang sakit sapagkat siya'y itinuturing na marumi. Ang alinmang higaan at upuang gamitin niya ay ituturing na marumi. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo. Lalaban din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop na sinakyan niya. Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing niyang marumi hanggang gabi.
Ang sinumang mahawakan ng lalaking may sakit na tulo na di muna naghugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na nahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw saka maglilinis. Sa 7th araw, lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya ay magiging malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya'y 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ibibigay niya ito sa pari upang ihandog. Ang isa'y para sa kasalanan at ang isa namay handog na susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo, ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahira nito at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Iyo'y ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho, sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sino mang babaeng nareregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sino mang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabhan nito ang kanyang kasuotan at siya'y ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sino mang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo at labhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa higaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Sino mang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi. Kung ang sino mang babae ay dinudugo ng wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi tulad din nang siya'y nireregla. Ang sino mang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya'y bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya. Sa 8th araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari sa may pintuan ng tuldang tipanan. Ihahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin siya ng pari sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila ng paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi sa babaeng nereregla at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaeng itinuturing na marumi.